Tulad naman nakarang taon, inaasang muling daragsain ang Manila North Cemetery at Manila South Cemetery sa darating na undas. Kaya't payo ng pamunuan ng mga pampublikong cemetery sa Maynila, agahan na po ang pagdalaw sa punto ng mahal sa buhay para hindi na po sumabay sa buhos ng tao. Nagbabalik si Bam Alegre. Tuwing panahon ng undas, milyon-milyon sa ating mga Pilipino ang dumadalaw sa ating mga yumaong mahal sa buhay sa sementeryo. At kung sa dami ng nakahimlay at taong dadalaw ang pag-uusapan, isa na ang Manila North Cemetery sa listahan. Naitayo pa noong 1904, halos nasa 1 milyon na umano ang mga nakahimlay rito. Marami nang nakalibing dito, dahil pa nagalilibing dito, patong-patong na nga may banditso rito. Pero ang pinapayagan ko lang, hanggang 3 patong lang, baka biglang bumigay. May madisgrasya ibang tao. Sa kabila ng lawak nitong 54 hectares, siksikan pa rin dito pagdating ng undas. Magmula Oktobre at 31 pa lang, dumadagsa na rin ang tao. Dahil yung iba, dito na nagpapalipas sa abutin sila ng undas hanggang November 2. Lalo na ngayon, sa susunod na natin, long weekend tayo. Kaya maaaring dumagsa, abutin ng 1 million. Ang dadalaw rito. Kung milyon ang dadalaw sa Manila North Cemetery, 100,000 tao naman ang pinaghahandaan ng mga taga-Manila South Cemetery. Bawat linggo umano, humigit kumulang 100 ang pinapalibing dito. Sa tantya po namin, ang nakahimlay na po rito ay mga 500,000. Estimated lang po. Marami naman po tayong katulong dito sa pagmimintina ng peace and order. Andiyan po ang mga police, ang CSF, yung mga volunteer. Marami pong tumutulong sa atin dito. Pero payo ng mga opisyal ng mga sementeryo na ito, kung kayang agahan ang dalaw, gawin ito tulad ng iba nating kababayan. Pag November kasi sobrang siksikan, tapos hindi ka pwedeng magpasok ng mga gamit. Kaya maaga kami naglilinis. Para sa November 1, hindi na kami pupunta sa Ados na lang. Nangyari na kasi na ano yung anak ko, may nawala. Ayoko nang mangyari ulit yun. Bam Alegre, GMA News.